Ginamit mga meses. Mga ano. Vlog. It's me, Buhay Mrs. Lenya. Kumusta kayo? It's been a while. And finally, makakapag-upload na rin ako ng video. And for today's video, ibabahagi namin sa inyo kung paano namin ginawa yung playroom ng mga bata, ng aming mga Janakis. Dating luma siyang kwarto and nire-renovate lang siya since ito ay husband-wife project. So, ano, ito yung konting kinalabasan. Very minimalist and may mga DIYs din kaming ginawa. Siyempre, doon tayo sa tipid mode at yan ang content natin. And siyempre, by the help of my husband. Medyo na-push namin itong playroom na to kasi ang bagong lipat po kami, siguro, ano na kami, 1.5 months na kaming nandito sa bahay na to. Isa sa mga plano namin ay magkaroon sila ng playroom. Since doon sa dati naming bahay, wala silang playroom, wala pa silang kwarto. Yung mga laruan nila, nandun lahat sa saloto or dun sa sala namin, yung iba na sa kwarto. So, parang nakakagunos, nakakainis. Matawag dun, nakakasusot. And hindi natin maiwasan na magkalat sila kasi bata nga sila, di ba? And ayun, nag-isip kami ni Babe ng paraan kung paano namin ma-organize yung mga laruan nila, inobserbahan namin kung ano lang talaga yung mga kailangan ng mga bata. Okay, when you enter this room, ayan, ito kagad ang bubulaga sa inyo. Sobrang maliit lang siya, guys, na place ng mga bata. Ilang square meter to? Pero binilang ko from here ay 11. 11 hakbang. Tapos papunta doon, siguro mga 20. Ganun. Hindi ako magaling magsukat. So, sorry naman. Anyway, when yung dito sa likod ng pintuan, dito nyo makikita yung mga kalat ng mga bata. So, dito naglagay si Babe ng sabitan. Ayan. It's from IKEA. I think it's $2.99 yata to. $3.99. Then, dito namin nilalagay muna pansamantala yung mga gamit ni Matias. Ay, gamit ng mga bata. Jacket, saklop, and then ito. Ito bags. Ito yung bag pack na ginagamit namin kapag pumupunta kami ng park. And then, ayan. Ito yung kitchen na gift from Tita Imay, si Imay, my sister, ayan. Medyo bago-bago pa siya. Kasi ano lang siya, nung August lang siya niregalo kay Agatha nung, ano niya, second birthday. So, thank you, Tia Imay and Tia Jonah. Ito ang regalo nila. From here, itong, anong to, itong cabinet. Basta may tawag dito, pasimano. Basta yan, yung nakikita niyong yan. It's from IKEA also. Teka lang, lalagay ko lang to dito. Ganyan. Ayan, ganyan. And karamihan dito sa mga gamit ng mga bata ay regalo sa kanila. So, lagi ko nire-remind sa kanila. Lagi kong pinapaalala na very, very, ano sila, blessed. And very maswerte sila. Ito ang isa sa mga favorite ko kasi it's from IKEA. Sa mga IKEA lovers yan. Alam kong alam na alam nyo to. And it's $9.90 yata. Favorite ko to kasi naalala ko nung bata pa kami dun sa Quezon kasi ginagawa lang to ng lolo at lola namin. So, ayun, sayang. Hindi ko namana yung paggawa ng ganito. Mabalik tayo sa topic. Ang nakalagay dito, nilagay namin yung mga laruan ni Matias. Ito lang nilagay namin nasa sakyan. Tinago ko na yung mga ibang kotse ni Matias na Ferrari, yung mga ibang kotse na marami niya. Kasi hindi na siya interesado. So, iniwan muna namin kina mama. And then, ito yung mga bowling. Bago pa kasi eh. Bagong bigay ng Tia Jean niya. Kaya medyo fresh pa sa kanila at gusto pa nilang itabi. Ito, hindi to kasali. And dito naman, sa kabila, ay yung mga manika, syempre, ng mga babaisu. In this box naman,
3.99 yata din to sa IKEA. And I find it cute kasi minimal lang siya. Yung hindi siya mahirap tingnan ng kulay. So, ayun, dito naman sa box na to, nandito yung mga laruan ni Agatha. Yung mga things niya like mga... matawag doon? Mga pambabaeng laruan. Like this, like bags, mga manika, mga kotse-kotsehan, mga ganyan, telepono, walkie-talkie, and whatsoever. Basta pambabae yan kay Agatha. Here naman, dito ko nilagay yung mga pang-painting ng mga bata. Kasi minsan, ito pala yung ginagamit nila ngayon. Kasi ano pa, pansamantala muna itong pang-painting na to. And yung mga colors, color pens, and pencil colors, whatsoever. Basta lahat ng mga pan-drawing nandito. Some notebooks, books, mga pinagsusulatan nila, yung mga scratches. Alam ko tawag dito eh, bagako. Bagako ang tawag niya sa Quezon. And naalala ko, sobrang naalala ko kasi it reminds me of my lolo and lola. Ito yung mga bagay na from kitchen. Agatha, can you show me? Ay, pa may bedere. Ito yung mga prutas-prutasan, gulay-gulayan, lutu-lutuan in short ni Agatha. Ayan, dito namin nilagay siya. Binukod namin siya. Ayan. What's that? Kikusa, Agatha? Karote. Ayan, mga karote, mga gato na. Doon, nagluluto-lutuan sila doon. And then, the other box naman ay ito, favorite ng mga bata. Itong laruin nila. So, maganda kasi sa kids ang Lego and Jenga. Kasi nakakaano sa, nakakatalino. Nakakatalino? Wow! Ice cream! Malakas yung imagination nila na mag-build ng kung ano-ano, yung parang gano'n. So, maganda siya for kids talaga. Kaya, sikat na sikat ang Lego. Naglagay na din ako ng ano, ng ganito. For trick or treat sa darating na Halloween. Grazie, Agatha! Okay, and from here, this is my DIY na ginawa ko. So, ayan. Ginawa ko lang siya kasi ito sa dating damit ni Matias to, na ginupit ko. And then, ito naman ay damit, ano, siya yung pangbalot ko dati kay Agatha, yung kapag binubuhat ko siya. Ano bang tawag dun? Basta may tawag dun eh. And ito, from IKEA na kumot na, ano na siya, na manchahan. So, yung kalahating part, ginupit ko. So, at least nagamit ko siya. Yan, ginawa ko siyang banderitas. Oh, wow! Ice cream! Yum, yum! Grazie, Agatha! And this is my favorite also in this room. Siya yung ano, poster frame. Poster frame ang tawag doon. Kasi nandiyan nakalagay yung Jesus Loves. Yung parang, it's a reminder for our kids na be kind, na love your family, grow strong, be happy, be patient, explore more, and Jesus loves you always. So, ayan, ayun ang nilagay ko dyan. Ito, fresh na fresh pa, guys. Ayan, share ko din sa inyo yung video yung ginawa ko. Na ginawa namin to ni Babe kasi ang story nito, ganito. Pumunta kami ng IKEA, hindi na ako makahanap nitong lagay na to kasi out of stock na. Since si Babe may mga gamit or yung may panghati siya ng kahoy. And sa Brico, binili namin siya, mura lang siya guys. Siguro ito sa IKEA, yung original price niya, kung makakakuha ka, it's 15 euro. Pero dito ang ginastos namin is, this one is 3 euro. Itong kahoy na to. And then, ito naman ay 1 euro. 1.30. So, magkano yun? 3 plus 1.30. So, 4.30. Kasi itong kahoy na to, hinati lang ni Babe. Then, nilagyan niya ng pandikit or may nilagay siyang ganito. Yan. Yan. So, diba, nakatipid kami. And 30 euro. So, sayang naman kasi yung mga libro ng mga bata. And isa sa mga favorite nila ang magbasa ng libro. Pero babasahan mo sila, hindi sila magkukusa magbasa. Lalo na si Matias, nag-start pa lang siyang magbasa. And sa gabi, gusto niya binabasahan siya. Pero hindi kami dito nagbabasa, sa kwarto nila kami nagbabasa. So nilagay ko din ito, my favorite chair ni Agatha. Can you sit there? Agatha, upo ka doon. Agatha, upo ka doon. Ciao, Topolina! Amos mo. So, ayan, ito. From IKEA din to. It's a gift from Lola Yang. Lola Yang Gardens of Love. Please follow her. And ito, nilagay ko lang yung mga peluche.
or yung mga stuffed toys niya na ayan. Mga nilagay ko lang yung mga stuffed toys ni Agatha and Matias, yung mga favorites niya. Hindi ko na sinama yung iba kasi nakakuha lang siya ng gabok and hindi na talaga siya nalalaro. So ito lang talaga yung mga favorites niya, yung mga Mickey and Minnie Mouse and the Elsa and Anna and this dinosaur, tiger. And ito, yung chalkboard nila. Oh, yung board. Ano ba tawag dito? Chalkboard. Ayan. Si Agatha medyo nahihiligan siya ngayon na magpa-drawing or magsulat-sulat kami dito ng mga colors. And ito, dito ko lang nilagay yung gloves ni Matias. Dalawang pair yung gloves na yan. Nandun lang sa kabilang kwarto yung isa. Kasi si Matias, hindi pa rin nawawala yung pagiging boksingero niya. And idol niya pa rin si Manny Pacquiao. And here, it's yung bag ni Matia, ni Agatha. Favorite bag ni Agatha. Favorite na naman. Bigay ng si Giorgio and si Jonna niya from Sicilia. Ayan. Diba, sabi ko sa inyo, halos lahat yung regalo. Yung iba dito, bigay. Ito, bigay ng pinsa namin. And konti lang siguro yung binili namin dyan. So I'm so thankful kasi maraming nagmamahal sa mga kids namin. And this one naman, itong tapeto na to, or itong carpet na to, it's from West Wing. Ang ganda niya. Tapos nung in-order ko siya online kasi ang gusto ko sana malaki siya. Solo ke. Akala ko sobrang laki siya kasi it cost 79, bale parang 80 euro na siya. Pero ang liit niya, hindi siya ganun kalakihan, guys. Ayan, liit niya lang. So, napamahal ako. Ayan, Agatha. Ayan, naku, Agatha. May kita mo 15 minutes na malinis lang yan. Kaya nag-video na ako ng sobrang bilis para kahit pa paano naman makita niyong medyo malinis-linis tingnan. Ito naman, tong basket na to, nung baby pa si Agatha, binigay din to ng ninang Jonah niya. Ayan, binigay niya to. Binili niya lang to sa Prato. Last one na to eh. Sabi ko, please, please, bigyan mo ako yan kasi gusto ko talaga. Parang kuna. Kula. Parang ganun. Higaan. Wow, it's a monster. Kumifay mo, Stree? Mama mia. So, sabi ko sa inyo, wala pang 15 minutes, makalat na ulit. So, back here, the other side naman ng kwarto, ng playroom ng mga bata. Itong piano. Ito, bigay ito ng Tito Beng nila. Sobrang special to, sobrang iniingatan namin kasi ito yung kauna-unahang piano na nabili ni Kuya nung pumunta siya dito sa Italy. So, kailangan namin ingatan to kasi may sentimental value. And, daran! Ito, drum. Sorry kung medyo magulo. Itong drums na to ay bigay ng Tito Beng pa rin niya. And ito, ayan, nilagyan ni Babe ng mga tape and ng mga tela. Alam nyo kung bakit? Kasi ang ingay sa kapitbahay. Bago pa lang kami, baka kami maireklamo na kagad. So, para masolusyonan, nilagyan ni Babe ng ganyan. And the other side naman, dito sa kabila, ito yung ano nila, table ng mga bata. Oh, obvious ba? Ito yung table nila na kung saan, pag nagpipainting sila, tinatanggal ko to. Ayan. Tinatanggal ko tong tela na to, tapos nilalagay ko siya dito sa sahig para hindi mabasa tong sahig kasi syempre bago pa lang, guys. Alam mo naman, kailangan mag-ingat. And ayun, ito ang ginagamit niya kaya makikita niyo puno ng kulay siya. And ito, yung table na to, matagal na to nung baby pa si Matias. Siguro nung 1-year-old siya, binili na namin siya sa IKEA. And then ayun, medyo na maintain ng konti, nilinis-nilinisan ng konti ni Babe. Ayan, kahit papaano, meron pa din. So, ayun, isang color blue kay Matias and pink kay Agatha. And sa taas ng piano, meron akong ginawang project pero hindi pa rin tapos. Ito yung mga family photo namin. Dito kasi lalagyan ko pa siya. Kulang pa, at saka dito, at saka doon. Lalagay ko pa yung family Denya and family Moreno. Hindi pa siya tapos, kaya ayan, nakahang pa siya dyan. Siyempre, out of budget. And itong kusina, ayan, nandito yung isang malaking ano. Dito na kasi siya yung lumang aparador. But itong aparador na to, andito yung mga ano, yung mga ibang laruan ng mga bata, mga puzzle and yung ibang mga damit namin ni Babe. Dito namin nilagay kasi kailangan namin ng space and sobrang laki ng space na yan. Sobrang nakatulong sa amin tong cabinet na to kaya hindi muna namin siya tinapon. And here, makikita nyo tambakan din yan. Ayan, nandyan yung mga ibang laruan. Ibang laruan ng mga bata. At ito yung pang-painting nila. Ciao! Patugulit, mami!
Dito ko tinatambak yung mga puzzle or yung mga notebooks na bago. Tinatago ko muna kasi gusto laging kung ano yung bago, gustong bubuklatin ang bubuklatin. Very simple, minimalist, and ano, malinis siyang tingnan, malinis, madali siyang linisin, guys. In just 1 hour, malilinis muna itong lahat. Ciao, Agatha! Ciao! Ciao! Winnie the Pooh! Ngalanggal na ulit, kalansay na ulit. And thank you guys sa pag-download nyo sa aming bahay. At kung bago ka pa lang, please don't forget to like and subscribe. I-hit nyo na, i-hit. I-click nyo na rin yung bell button para lagi kayo updated sa mga susunod naming video. Thank you mga kabuhay, mga